O sige, paniki. Salamat sa tulong. Anong sabi ni Paniki? Hindi daw kumbinsido ang gobyerno. Duda sila dun sa impormasyong hawak natin. Mas mabuti daw na sumuko na lang tayo. Tapos, dun sila mag-desisyon kung bibigyan nila tayo ng amnestia. Ibig sabihin, wala pa rin palang kasiguraduhan. Tay, anong gagawin natin? Papatunayan ko sa gobyerno na malinis ang intensyon natin na tumulong sa kanila. Paano mong gagawin yun? Magpahinga ka na, ha? Tawagan mo na lang ako pag may kailangan ka o may problema. Sige, ingat ka pa, we. Good night. Oh. Ba't kayo natinong tarantado ang yun? Magkabalikan na kayo? Hindi pa. Pero eventually, doon na din pupunta yun. Kaya nga, once na mag-move-in na dito si Jordan, hindi na pwede yung mga squatters dito. Tita Shaira, baka naman pong pwedeng kaawaan nyo na lang po kami. Alam niyo naman pong wanted kami. Maatim niyo po ba ng konsensya nyo na makita yung pamilya nyo nasa panganib? Pamilya? Wow, ah! Big word! Alam mo ba, nasimula ng pinili ni Leon at ng tatay namin yung buhay ninyo sa Kuta, we stop being a family? Si Jordan ang pamilya ko ngayon at hindi ko siya ipagpapalit sa inyo. Tita Shay. Billy. Tama na, huwag ka na magmakaawa sa kanya. Dahil kaya naman natin ito eh, kahit wala ng tulong niya. Gamitin na natin yung perang hawak. Yung pera ng kalasang. Lumipat na tayo ng bahay. Ay, ayun naman pala eh. Ano pang hinihintay ninyo? Eh di umalis na kayo. Pero don't expect me na bibisitahin ko kayo sa presinto kapag nakulong kayo dahil wala na akong pakialam kahit masira pa yung mga buhay ninyo. Hindi mangyayari yun. Dahil pag nagtagumpay ako sa mga plano ko, magiging malaya kaming lahat. At mababawi ko si Christy, mabubuhin pamilya ko, kahit wala ang tulog mo. Ate, sige. Gawin mo yan. I'm happy for you. Para naman, di ba, maging useful ka at baka sakaling gumanda ang buhay mo. Sige na, go! Sige na.